Alas 7 ng hapon. So guys, mga mangutan ta guys. Kailangan ko siya maubos. Kailangan ko siyang putangin. Nakahanap ko ng pupon. So first, harvest ng aking tanihin. Ito naman ang aking kangkong. So yan guys, makikita niyo ang aking kangkong. Itinanim ko siya sa lupa. Pero bago siya maubos ng uod, kailangan ko munang unahan siya. So, meron tayo ting gulay. Mga talbos na kamuti. Ayan. So, ayan o. Ayan, kita niyo yung uod na yan. Ayan, uod. So, bago niya ubusin ng aking tanim, kailangan ko siyang... Sana ba yun? Babalik yan, babalik yan. Ayan, guys. Ito siya ang aking kalaban. Ang aking kalaban sa aking mga tanim. So, bago niya ubusin siya. Hindi ko siya mapatay. Ladalin ko na sa ibang ibayo. Marami ito sila. Ang kapatid. So, hindi po kina nagtatanim tayo. Malunggay. Yan. Magulay na rin ako dyan. Kinitil ko na rin yung ibang bahagi. Yan. First harvest ng aking malunggay. Kukuha tayo ng tanglad guys. Kasi magtatabaw na naman si ate. So, yan. Kailangan natin putulin ito ang ating second harvest ng aking tanglad. So, as you can see, yan na. Yung dalawang puno ayun. So, alas 7 guys. Dahil summer, may araw pa. So, ayan. Papatuloy na natin ang ating pag-harvest ng ating gulay. Finally, after kailan ba ako na-start? April. Ayan, bago ako unahan ng uot, kailangan ko gulayin na ito. Doon siya umakyat siya doon sa taas. Kailangan ko siyang hold on. Enjoy lang. Putuli. Dahon guys. Ayan. Ayan ko yan. So dahon lang ang kailangan ko. Para magulay ko siya. So ito, chubby siya umataba. Diba? Sabi nila pag inano mo yung gulay o yung tanim mo, dumadami sila eh kasi magsasanga. Kakampat sila or mag-ano sila mga nganak. So kailangan natin silang ayan, tanggalin na natin to. Ayan, makagulay na si Kimchi. So dito, ano ba? Yan muna. Yan na kinain kasi ng ano, yan. Yan ang kalaban ko dito sa ano ko mga tanim ko is ang uod. Ay, magsasabaw ako. Magsasabawan ko yan. Ngayon yung kangkong ko. Itinanim ko sa lupa kasi dumami siya. Dinidiligan ko lang siya everyday. Pinapaanuhan ko siya ng hose. Tubig. Nagkaroon siya ng ano dyan. So, ayan, mahirap magsalita pag nakayukong ka. So, ayan na. Enjoy. Enjoy lang. Ang aking kangkong fur. Ayan na, inuod siya. Siyang kitilin para sabi, dadami yan. Pag kinakitipin, ano yan. Ayan na, oh, yung uod nga, ang kalaban ko. Kaya, bago dumami, bago ang uod magano. Uod, gulay ang kinain niya, ang laman ng kanyang tiyan. Yung uod, diba kita niya, green siya. Kasi puro gulay yung ano, pero yan. Kailangan ko mapakinabangan ito, pinaghirapan ko kasi. Pag hindi, ay nako, marami akong kalaban dito, uod. Taba pa naman, ayan na. Uy, bakit nagputo siya? Ako bang puno? Kaya ako. Harvest tayo ng gulay. Magkutan si KMJ. Yan, may host tayo. Gusto kong patubigan yung kangkang. So, kailangan ko pa ng more. Itatanim ko siya. Kailangan ko ng dahon. Ay, yan. Kinain na kasi ng ano. Tira-tira na lang yung sa akin. Ayan. Bago nilang i-enjoy ang kanilang. Ayan na. Kalaban ko. Meron akong alugbati dito guys. Ayan na alugbati. Harvestan ko na rin ito. Parang dumami din siya. Ayan na. Ayan. Alugbati. Nagkat ako ng halaman. Kaya may ganyan siya. So, ayan. Wala pa. Wala. Hindi pa nangunod yung kamatis ko. Wala nila. So, meron tayong tinatawag na ang ating alugbati. Ang ating alugbati.
sasabawan natin siya. Hindi pa siya ganun ka ano, pero pwede na. Bati natin, guys. First harvest. Aking tanim. At least ito organic. Organic siya. Tapos, ayan, masarap maghulay pag ano, pinaghirapan ng itanim. Ayan na. Hindi siya pinaghirapan. Yan talagang sariling sikap. Ang aking garden. Nakatulong din ang aking pagano. Uy, pinya, mamunga ka na dyan, ha? Okay? So, kinyan mo lang muna ang ating, ano. So, okay, nagtanim ako ng cabbage. Yung buto niya. Yan na, may sign na siyang tumutubo. Cabbage yan, guys, promise. Yan. Yung buto niya. Yung, di ba, pag nag-cut ka ng cabbage, yung gitna. Yung malapit sa, ano. At saka ito, nagtanim din ako ng garlic. Since na summer pa, ano pa ngayon eh? May. June. So, July, August, September. May 3 months pa ako. So, ayan. May 3 months pa akong mapakinabangan sila. So, I don't know kung hanggang September mabuhay pa siya. I mean, September, October, mga December lang naman ang pinaka, ano, nag-start ng sobrang lamig. December, January, and then February. So, yung aking kamatis, hindi pa naman yung, lemon. Yan yung malunggay ko, guys. Hinarvest ko na siya. Kita nyo. Nagtanggal na ako ng, ano, nagtira ko ng konti para naman, ano. Ngayon, mayroon akong sibuya sa loob. Hindi naman nakukuha ng sibuyas kasi bumili ako last time. And, yung malunggay nga natin. Ay, ayan ang ating malunggay. Ayan ang natira. So, yung ating oka. Hindi pa muna siya pwede kasi bulaklak pa lang. Dari siya pa sibul pa lang. Tsaka ito, nag-i-enjoy ang mga ano, kumain ito eh. Uon. Ay, naku. Kala ko pa sila na. Hindi ko napakinabangan siya. Pero yung ibang ano, yung ibang pet siya napakinabangan ko. Nanulay ko siya. Kinakain siya ng board, guys. Yan yung kalaban ko. So, yung sili, namulaklak siya. Ayan na. Malapit na siya mamunga. Tapos, may skin, alam niyo balat ng ano? Balat ng kamote. Bumili ako ng kamote. Red. Pula. Ngayon, binalatan ko siya. Gamit ko yung knife, hindi yung peeler. So, ang balat, guys, binaon ko siya dito. Ayan. After 1 month siya, tumubo din siya. Akala ko nga hindi siya magsusurvive kasi balat lang siya. Ibinaon ko siya sa lupa kasama ang yung buto ng papaya. So, buto ng papaya, ayan na, mga kasama niya. Inilipat ko na yung iba sa ibang ibayo. So, hopefully, hindi sila, alam ko, mamamatay talaga yan. So, ito yung skin, no, balat ng kamuti, sweet potato. Ibinaon ko siya dito. So, na-surprise ako kasi akala ko, hindi siya nag-survive. So, ang ginagawa ko lang siya, dinidiligan ko lang siya everyday talaga. Dilig. So, na-surprise ako nung other day, kasi, I think, sunod-sunod yung ulan, mga 3 days. Ulan. Then, after ng ulan, sabi ko, wow. Punta nga ako sa labas. Nung napunta ko sa labas, ito na, na-surprise ako. Sabi ko, wow. Red ito. Red na sweet potato kamuti. Yung dun sa kabila na hinarvest ko, green. Yun yung nabili ko sa Walmart. So, ito, sarili kong, ano, bumili ako ng sweet potato, color red, no? Hindi ko alam kung saan galing siya, basta alam ko. Galing siya sa, ano. Okay. So, yan na nga, kwento, red siya, ha? So, hindi ko muna siya gugulayin kasi maliit pa. Kailangan pa niya tumubo ng bongga. So, dito natatapos ang ating kwento. Yung sabaw na walang halong mantika. So, ayan na, hugasan natin siya ng bongga. So, okay, let's go, guys. Thank you for watching on our vlog and see you on next vlog. Gardening. Ito ang ating first harvest na malunggay. Yung aking itinanim, no? So, kaya ko siya naisipang bawasan kasi naniligaw siya. Ang pagkakalam ko, char, yung pag ano siya, first, pag binabawasan mo siya, mula nung itinanim mo, doon siya mag-start na lumago. No? So, ito, from the, ano, mula nung itinanim ko siya, so ito na ang aking first harvest ng aking malunggay. Although maliit siya, kasi sapat siya. And then, yung iba, galing dun sa lupa. So, wow! Ito yung pinakamatago ko ng inaasam-asam. And thank you to my friend, Mayat Agtuka. Dahil siya yung nagbigay sa akin ng seed. Pinadala niya sa akin from Florida to here. So, grabe yung effort niya. So, I really appreciate it. Kung, sana more blessing to her. Marami din siyang plant, no? Maraming nag-drop by sa bahay din niya para bumili na kanyang mga plant. So, yan. Soon, sana magkaroon ko na sitaw din. Yes, uutanin ko siya ngayon. And sasabawan ko siya kasama nung tanglad. Lemongrass na itik. Pinuha ko yung sa
garden ko. So, thank you guys. So, see you later. Na guys, magugulay na tayo. Ito na ang aking hinarvest sa ating garden. So, haluan natin siya ng lemongrass. Meron tayong kamatis, sibuyas, and spring onion. I-chop natin siya, no? So, yes. Meron din tayo. Ayan, ang pinaka, ano doon, yung malunggay. Ayan, malunggay. Ako ang ating malunggay at ito yung mga kasama niya. Ayan. Malunggay. So, wow. Excited. So, yes. Lulutuin ko na siya, ha? Ayan ang ating basket. Ay, nagulay. Super bango. Super bango, guys. Ang ating basoy na gulay na galing sa ating garden. Nalawin ko siya ng kunting sabaw ng silence. Ayan. Ang sarap po. Super. First, ngayon lang ulit ako makatitim mo. May sabaw. Basoy. So, tapos may sab, may halo kamatis. Ayan. So, yun na guys. Ang ating basoy na gulay. Na galing sa ating garden. So, finally, naluto ko siya. Naluto ko siya. At ang part na niya is rice. No? So, naluto ako ng rice. At meron tayo. Ayan na. May basoy na gulay na galing sa ating garden. So, yes. May paraan talaga pag ginusto natin. So, yan. Thank you guys for watching on my vlog. See you on next video. Vlog. Sana hindi kayo magsawa sa pag-support ni Kenjo Dream TV. At don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong ating button daw para lagi kayong updated sa ating mga new post vlog. Thank you so much at mabuhay po ang lahat. Bye-bye! Fui capaz de reclamar.